Hello guys and everyone, welcome back to my channel. Good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. Ako nga po pala guys, si Janet Gurnis Ray ng Jangers.here, ang inyong lingkod. Oh, at your service. At bago po tayo mag-umpisa guys, please like, subscribe, and hit the notification button para lagi kayong updated sa aking mga uploads. And for today's vlog ay gagawa tayo ng kukupul. Ayan. Agapangan ng ating halaman. So, ang aking pangunahing materialis guys ay itong PVC, bunot, at saka tanse. Ayan. So, bago po tayo mag-umpisa guys, kailangan po natin mag-suot ng face mask. Char. Kasi yung fiber niya habang nagkakaliko tayo is lalo na may electric fan, masisingot mo yung kanyang fiber, so hindi maganda. Ano nangyari? Ayan, so para kasing madilim yung camera. Ayan, so mag-umpisa na tayo guys. So kung may mga bunot-bunot kayo guys sa inyo, ay huwag niyong itapon, lalo na kung meron kayong mga trailing na halaman. So, kailangan talaga maging matipid. Char. Maging malikhain. Char, malikhain. Kain ka mo. Kahit hindi po perfect ang paggagawa guys, basta kaya naman ang pang sariling gamit lang. Doon na yan. Char. Pero mahirap lang ito pag wala kang tagahawak or wala kang tagatali kasi mahirapan ka sa kalisod. Dati kasi pag nagagawa ako nito guys is nagpapatulong ako sa aking lalabs kasi ngayon sa trabaho kaya ito lang. Actually guys, kung meron kayong mga trailings na mga halaman, nagtitrail ng mga halaman, pwede na po ito. Kahit tayo-tayo lang ang gagawa. Para hindi tayo bili ng bili. At makakatipid din tayo. So, kailangan tayo maging malikhain sa isip, sa salita. Kita mo. So, i-kulukubra nyo ninyo. So, ang gagawin natin guys, ibabalot lang natin yung mga, ayan. Bunot dyan. Basta na iayos mo lang siya ng tali, okay na po iyan. Pwede na ang pagtyagaan. Wala namang problema guys kung pagsarili lang natin mali. Basta na itali mo siya ng maayos. Kahit bukol-bukol yan, hindi pantay, kaya na yan ganito. Malaki po ang pakinabang ng bunot guys kasi ang pinagtanggalan nito yung makapal na balat is pwede rin natin siyang pakinabangan gawing coco cubes. At yung mga naglilipara na mga pwede na rin niya, yan yung tinatawag na coco peat or coco fiber. Yan. Tingnan nyo guys, hindi naman siya pantay pero okay na yan kasi ako lang naman ang gagamit. Hindi naman siya pang benta.
So, sa simula nung nag-ano ako guys, nagkaroon ng mga trillings ng halaman na hindi pa po ako na, hindi ko pa po nasubukang bumili ng cocoa. Mga gawa-gawa ko lamang po yung mga pinag-agapangan ko. Kasi ano, papadala ako ng bunot sa asawa ko galing sa trabaho pag mayroong bunot. Kasi ano naman ito, hindi naman ginagamit doon sa trabaho nila. Pinag-anuhan ng mga kasama nila na nagbabaras. So, yan, inuuwi niya. Tapos, itong aking ano naman, itong aking itong aking PVC ay hindi ko rin po ito tinig. Mga naka-jump ito sa ano, kasi yung asawa ko is construction worker, so meron siyang mga pwedeng mga naka-jump na ng mga hindi na nagagamit. Tulad nito, luma na. Ayan. Tama lang din yung aking pang... Ayan guys, so hindi siya perfect, pero okay na rin siya. Basta nabalutan mo na siya ng ano. Basta nabalutan mo na siya ng bunot. Kaya na yan. Tapos yung aking pantali is fitting. Tama na siguro. Fitting ng pantali. Okay na po yan. At saka, pagpakita ko rin sa inyo guys, yung ating ano. Kung, na natin sobrang imperfect guys, kasi mahirap din talaga gumawa ng isa. So, pag gumagawa ko guys, hindi ko na hanggang dulo kasi pangtusok na po ito sa ano, sa lupa. So hanggang dito lang yan. Okay. Pwede na yan, meron na tayong pambunan. Actually guys, dalawa itong gagawin ko, pero susunod ko na lang gagawin yung isa. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Ayan, ito na lang isa, kasi hindi na tayo masyadong haba. Ayan, pwede na natin tong. Ayan, hindi siya perfect guys, pero kaya na tong pagapangan ng ating halaman. So, hindi naman makikita yung ganda nito. Kung kahit perfect pa yung paggagawa mo, hindi naman makikita yung pag napulupota na yan ang halaman. So, okay na yan. Carry na to. Kung... So, ito na yun. Ito yun guys, sinasabi ko sa inyo. Ito yung pinagtanggalan natin ng bunot. Yung pinakaano niya. Tapos, ito pwede natin siyang alunin. Gagawin coco cubes. So, yan. So, ganyan lang po siya guys. So, pwedeng ganito kalaki.
coco chunks, o pwedeng palitan nyo pa po siya ng konti. Tapos, pangatlo is itong kanyang, ano, coco dust. Ayan. Pwede natin siyang ihalo sa lupa, sa patingi. Maganda din po ito sa, ano, sa halaman. So, paghahaluan lang natin ng lupa, ayan, pwede na yung halaman. And, yun lang guys. Pagod. Pasensya na. So, sana guys may natutupunan kayo doon sa ginagawa ko. Kalokohan talaga. So, sana may natutunan kayo doon. So, maging malikhain lang tayo para makatipid. Hindi man ganun ka-perfect, pero kaya ng pagtsagaan. So, okay na yun. Do na yun. Ayan. So, maraming salamat guys sa panonood. And ingat pa tayo palagi. God bless us all. Bye-bye.